Hi guys, mga kamakina, continuous tayo. Part 2. Pressure transducer. Ito may, kasi kinuha ko to sa ibang machine na walang pyesa. Sino-order pa. Itong XS na yan, ibig sabihin yan, yan yung mga ino-order namin na refurbished. Tapos nilalagyan ko ng date pag napalitan ko. So, anin natin ito ngayon. Dalawa ang pressure transducer na ito. So, yung isa yung nasa right, tapos yung isa nasa left, kulay blue. Right and left, napabaligtad ko tuloy. Dalawa. Experience ko, pag pressure transducer, yung flow rate is mababa, ito ang pinapalitan ko. Kasi pag itong may problema, parehong problema, pero kasama niya ang conductivity at flow error pag ito. Kaya ito muna papalitan ko bago ito. Para pag umokay doon, wala siyang problema. Okay?
And guys, nagkamali ako, hindi ko napatay yung pressure. Dapat pala yung papatayin ko. Ayan, kaya hindi ko makuha yung pressure kanina na zero. So ngayon, ayan, na-adjust na lang natin. Dahan-dahan lang ang adjust kasi konting ano lang eh. Malaki kagad yung dagdag. Zero. Okay lang yan kahit 0.1. Yeah, zero. So, press confirm, zero. Yan. So, ito naman ang target natin ngayon, 250. Sobra. Ay, sobra rin. Mababa. Ah, may singaw din tong isa. Bababa ang kusa, oh. Kahit nakasarado. Hindi siya nag-stable. Talagang dire-diretso baba niya. May singaw to, guys. So, baka ang nangyari, yung isa naman ang papalitan natin ngayon. Kanina naman, walang singaw to. Baka yung pinalit ko. Tignan natin kung magpo-flow error din. Pag 50, ko confirm nyo. Tapos, ayan na. Pag na-target mo na yung 50, confirm. Sabi ito lalabas, dialysate, dialysate flow on and off key, then confirm to start dialysate pressure. So, kung, ano mo to, pindutin mo, di ba narinig niya yung machine? Tumunog, yun na yun. So, calibration save, press confirm. Confirm. So yun lang guys, ganun lang ang pagka-calibrate, madali lang. So ngayon, papatakbuhin ko siya ngayon. Balik ko muna sa dati. So hindi siya nag operator error, it means okay yung ano, tama yung ginawa natin, pinalitan natin yung transducer kanina. Tagal yan. Maghihintay ka ng matagal dyan.
Yan, hintayin natin siya mag stable yung productivity. Kaya balik muna tayo doon sa likod, tanggalin natin yung luma, ilagay natin yung kinabit ko na kinuha ko sa ibang machine. Ayan, tatanggalin na natin yung dating nakalagay. Lalagyan natin ito ng bago mo yun. Hindi ko siya tinanggal kasi baka mamaya, hindi isa pa lang sira. Madali ko lang siya may babalik. Pero, wala na eh. Okay na eh. Yan, hintayin natin ang mga conductivity niya. Wala pa eh. Ito yung temperature. Temperature umangat na. Ngayon patatakboy natin siya. So wala pa naman. Ibabalik ko muna yung machine. Tagal pa eh. 10 pa rin siya. Guys, okay na. Conductivity niya, okay na siya. Kung makikita nyo, okay na yung conductivity. So, tetesin natin sa ngayon.
katest nito, pumasa, i-disinfect. Pagkatapos, ilagay na sa labas para magamit ng mga technician. Yun lang guys, yun lang ang mapapakita ko sa inyo kung paano mag-calibrate at magpalit ng dialysate pressure transducer. Okay? Salamat sa mga nanonood. Please like and subscribe. Huwag kayong makakalimot. Salamat. Sa makina, goodbye. Peace.